Hello vlogs, ako si Babiles. Andito tayo ngayon, ha? Sasagot tayo ng mga katanungan, yung mga about reaction, no? Magiging reaction video ko ito dahil sa mga issue, latest issue na mga naririnig, nakikita. Eh, syempre, madalas naman sa Facebook. Kaya, sige, simulan na natin at, exciting. Congratulations! Kain tayo! Sige! Anong masasabi mo doon sa sinabi ni Mimiya na huwag kayong mag-date ng mga taong walang pera? Uy! Unang tanong! Date walang pera? Kawawa! Pero, oo nga naman. Bilang, practical lang, no? Siyempre, no? Pag makikipag-date, o date na tinatawag, talaga naman kailangan ng pera. Pagkukuhan naman yung, aalis kayo ng walang pera, unang-una, nakapotse, kailangan din naman ng gasolina, maglalakad. Kaya, masasabi ko dyan, talaga namang mahalaga ang pera, lalo na pag makikipag-date, no? Pero, nasa dalawa naman yan eh. Nasa kanila naman. Basta mahalaga maramdaman nila sa isa't isa'y pagmamahalan. Pag-uunawaan na lang kung talagang paano nila magagawa ng paraan kahit walang pera. Pwede naman, pero kung ako sa inyo. Ito ah, kaya mag-aral tayong mabuti, no? Para magkaroon tayo ng permanente, magandang trabaho. Para hindi lang, okay lang naman na mamasyal sa ino. Kaya lang, gulaman, fishbowl. Pero okay rin naman. Pero syempre, kung mahal mo talaga, kailangan dadali mo siya sa talaga namang special na lugar at masarap na pagkain. So, sa tanong na kailangan may pera, siguro talagang kailangan. Pero sa nagmamahalan, kahit yata walang pera. Pero siguro nasagot ko yung tanong. Pero baka may sagot kayo. Sige, next question. Ano masasabi mo sa bagong logo ng Pagcor na Worth 3M? Ay, madalas ko nakikita yan na yung logo. Pansin ko nga, parang mga sungay. Pero, kidding aside, grabe naman, 3 million. Pero, kung talaga namang artist yung gumawa, talagang dapat talagang baya. Pero alam nyo, ang dami problema ng bansa natin. Kung tutuusin nga, hindi naman kailangan pang palitan yung logo ng Pagcor. At palita ko nga, yung iba pang logo, baka palitan pa. Ay, so, hindi, gastos lang. Ano ba reason? Ba't kailangan palitan? Sus naman. Tapos yung lately, ang pati yata bandera ng Pilipinas, wow, grabe. Ayoko magsalita ng makasabihin nyo naman pero parang no reason. Wala pang dahilan para palitan yung mga yan. Mas dapat unahin yung mga problema ng tao, no? Lalo na yung pinangako sa atin na bigas 20 pesos. Ang dami talaga dapat para magpakitang bilis naman ng ating Pangulo. Para, dapat ang isipin para sa Pilipinas, sa bansa. Hindi yung mga logo-logo na ayoko sabihin part ng kurakot Ayoko magsalita ng ganyan. Pero, hindi pa yan kailangan, no? At kung pwede nga, tipirin na lang Huwag naman 3 million. Kawawa, ang dami mapapakain nun, no? Sana, nasagot ko ulit. Since panahon ngayon ng graduation, moving up, and recognition, ano masasabi mo sa mga nag-share sa FB na mga post na education is not about medal and high grades, it's all about manners and good attitude you've learned? Marami nga ako nakikita niya sa Facebook, kami nag-share, pero isa lang ang masasabi. Teka lang, mag-isa. Marami ang masasabi tungkol dyan, no? Unang-una, talaga namang wala tayong pagtatalunan about attitudes, behavior. Above all yan, no? Pero alam nyo, sa pag-aaral, ang focus natin, ha, bilang educator, makakuha ng magandang grade talaga. Hindi lang maganda, mataas talaga. At syempre, pagka may medal, abay, yan ang ating maisusukli sa ating mga magulang, sa kanilang mga pagpapakapagod, makapag-aral lang tayo sa pagtuspos nila.
Siyempre, gumagastos sa mga magulang natin ng baon, pamasahe, mga school supplies. Pero yun ang ating ano, pambayad. No? Kailangan patunayan natin. Dahil ang pagkakakuha ng magandang grades at medal, patunay yan na may maganda tayong attitude at behavior sa ating pag-aaral. Patunay yan. Hindi lang basta attitude behavior. Hindi tungkol sa medal. Hindi. Mas maganda kung pareho natin makuha yan, ma-achieve. Ang makakuha ng medal, mataas na grades, magandang attitude, behavior, the best. Kaya, alam nyo na. So, dapat talagang pareho natin ma-achieve yan. Wala tayong dapat pagtalunan pa. Hindi tayo pwedeng mamili na attitude lang, behavior. Hindi. Tungkol sa medal, part siya ng ating pag-aaral. Medal at high grades. Yes. Ano naman masasabi mo doon sa ano, na mura lang daw yung medal, kayang-kayang bilhin? Oo nga. Naipost ko na yan sa aking page, sa Fabulous Vlogs, no? Dahil parang nakakaano naman eh. Nakaka-offend. Nakakuha rin ako ng medal nung ako'y nag-aaral, no? Yabang, no? Pero hindi yung halaga eh. Alam ko, mura lang sa rektor yung medal. Pero alam nyo, pagka yan ay binigay sa'yo, wow, yan ang hindi kayang bayaran. Walang presyo. Siguro kahit bilhin sa akin yun, hindi ko ibebenta. Kasi pinaghirapan ko yun. Talagang, kaya yung mga nakakakuha ng medal at sabihin mo, mura lang yan, ay, maling pag-iisip yan. Maling mindset yan. Dahil ang medal na nakuha nyo, yan ang award sa inyo na hindi kayang bilhin ng kahit na kanino. Hindi nyo pwedeng pagpalit. Kaya, again, napakalaga ng medal. Lahat tayo dapat makakuha niyan. Alam ko kaya natin. Eh yung ano, yung student na nagdala ng sariling medal. Oo nga. Nakita ko rin yun sa video na may dala siyang daming medal. Ipinahiram pa nga niya doon sa kasunod niya eh, no? Pero alam nyo, hindi dapat yan pinapahintulutan ng school. Oo nga, nakakatawa. Pero parang nakaka-downgrade naman doon sa mga talaga nakakuha ng medal. Sana, naku, mahirap gayahin ang lahat yan. Paano kung lahat magdala ng medal sa graduation, sa recognition? Eh, parang nalulukuhan na. Hindi na yan magandang pangitain sa ating edukasyon. So sana, yan ay pigilan, huwag hayaan. At magkaroon naman tayo ng syempre naman huwag natin gawing biro yan. Yun lang ang masasabi ko. Pero congrats na rin sa ating lahat. Kahit walang medal, ha, dapat pa rin silang i-congratulate. Sarap naman ang kinakain ko. Onion rings. Hulaan nyo kung nasan ako. Sasawsaw ko lang, ha. Masarap tayong isawsaw muna bago kainin. Diba? Talagang ako, hindi ko talaga sumawsaw. Tapos sabay kain. Ang tanong, no. Legend ka na sa pagtuturo. Hindi ka ba nagsasawa? Bakit hindi ka ba nagre-resign? Nakong nang utang na. Okay. Okay. Ang dami nagsasabi na sa akin talaga niya, no? Legend. Tagal ko na sa tatlo pa akong magretiro. Alam niyo talaga, kung susundin ko lang yung katawan ko, gusto ko na rin talagang mag-retire. Papagod na yung katawan ko. Pero ang isip ko, isang ding problema, no? Talagang madalas na akong makalimot. Pero pag nag-isip ako, parang yun ang pumipigil sa akin. Unang-una, pag nag-retire ako, parang wala eh. Hindi ko parang mapapakinabangan yung aking makukuha. Dahil ilang taon na ako. Eh, bago ko lang makuha yun, kailangan daw 60 ako. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon pa, pero parang, ay baka hindi na ako mabuhay. Baka wala na akong pambili ng gamot ko. Kaya, dadalawang isip talaga ako. Ngayon, kung ako ang masusunod, gusto ko na mag-retire. Pero, saan naman ako kukuha ng aking, ang mahirap umasa sa iba. Mahirap, kahit na sabihin nilang, mag-retire ka na pa. Pero, ayoko. Gusto ko pa rin sarili ko, no? Kaya tiis-tiis na lang ako siguro, antay talaga ako. Unang-una, pag nag-retire ka,
ang kairamyan, ha, ang kilala ko, ha, mga nalalaman ko, lalo silang nanghihina. Lalo silang, pag wala na silang ginagawa, sarap, pasarap na lang, eh, lalo daw nakakaano yung katawan, lalo daw manghihina. Pero nanghihina na rin ako sa pagtuturo, no? Lalo na, madali na akong magalit, kaka-high blood na, madali na akong mainis. Lalo na sa mga pasaway, makulit. Eh, pero, again, para sa kaalamanan nyo, gusto ko na rin talaga mag-retire. Mag-vlog na lang. Pero, inanta ko na lang. Sige, titiisin ko na lang. Tiisin nyo na lang din ako, no? Kasi, mahirap pumasa. Bakit ka naka-pink ngayon? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Lakas mo mga asara. Bakit? Ang pink ba eh? Ako, matagal na istorya na yan, no? Pero proud ako maging kaka-pink. Hanggang ngayon. Oh, sige. Ba't ako naka-pink? Ah, syempre! Pink is coming to town. Dahil magpapalabas ang sa pelikula, no? Si Barbie. Pero hindi ako mahilig sa Barbie, no? Ayan, ha? Eh, nagkataon lang na, syempre, Barbie. Oh, sige, sagutin ko. Ba't ako naka-Barbie? Kasi gusto ko talagang mapatunayan sa lahat na ang pagiging pink, pagiging kakamping, ay hindi nakapagsisi. I'm proud to be kakamping dahil I'm a baby girl. Thank you. Ayaw na! Bago topic! Yeah! For now! Mas gusto ko to! Bibigyan po kami ng mga solusyon or lunas para sa mga problema ng mag-asawa. Mag-asawa kami ngayon! Bye-bye! Topic! I'm a Bobby girl! Like fantastic! Come on, Bobby, let's go party!